Ang pinakahihintay na extension ng Light Rail Transit LRT Line 1 mula Baclaran hanggang Cavite ay naghahanda na para sa grand debut nito sa huling quarter ng 2024. Ayon sa pinakahuling update mula sa Light Rail Manila Corporation, LRMC, ang LRT 1 Cavite Extension Phase 1 ay 97% complete na as of March, right on track para sa nakatakdang pagbubukas nito. Ang pagtatayo ng 5 bagong istasyon ay malapit ng matapos, na may makabuluhang pag-unlad sa kabuuan. Kapansin-pansin, natapos na ang Dr. Santos Station ang pag-install ng hagdanan at louver, habang ang Mia Station ay natapos na ang kisame nito at kasalukuyang nagsasagawa ng secondary steelwork. Ang mga aktibidad sa pag-install ng telecom sa iba't ibang mga istasyon ay natapos na, na may mga test run sa mga tren ng LRT 1 upang matiyak ang maayos na operasyon sa paglulunsad. Kapag nakumpleto na, ang LRT 1 Cavite Extension Phase 1 ay magdadagdag ng 6.2 na kilometro sa kasalukuyang linya, na magdudugtong sa Baclaran Station sa Pasay City sa Dr. Santos Station sa Parañaque City. Ito ay inaasahang makabuluhang bawasan ang oras ng paglalakbay at makikinabang ng hanggang 600,000 pasahero araw-araw. Ang kasunod na Phase 2 at 3 ay magpapahaba sa linya ng LRT 1 mula Parañaque hanggang Bacoor sa Cavite na may 3 istasyon sa Las Piñas, Zapote, at Niog. Binigyang diin ang Pangulo at CEO ng LRMC na si Juan Alfonso ang mas malawak na epekto ng proyekto, na nagsasaad. Ang LRT 1 Cavite Extension Project ay nakahanda upang makabuluhang magambag sa paglago at pag-unlad ng ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng pinabuting koneksyon sa pagitan ng mga indibidwal at komunidad. Sa Cavite Extension, ang kabuuang bilang ng mga istasyon ng LRT 1 ay tataas mula 20 hanggang 28 na sumasaklaw sa ilang malalaking lungsod at inaasahang magseserbisyo ng hanggang 800,000 pasahero araw-araw. Ang Light Rail Manila Consortium, LRMC, na nanalo ng kontrata sa pagtatayo at pagpapatakbo ng Extension Project, ay nagpapatupad ng proyekto sa suporta ng Light Rail Transit Authority, LRTA, ng Pilipinas at ng Department of Transportation and Communication, DOTC.